gaano kalaki ang naitutulong sa ground forces ng Philippine Air Force. I am Lieutenant Colonel Mel Bruel, the Battalion Commander of 51st Infantry Battalion under ng 1st Infantry Division. Area namin ito, Marawi. Kaya nung may tinawag na Marawi Siege, kami yung naririto noon. From day one up to deliberation. Nung May, nag-start na nga itong Marawi Siege. Dito, doon ko talaga nakita kung papaano nakatulong sa tropa ko, especially sa tropa ko, at saka siyempre sa lahat ng mga sundalo dito, yung effect at gaano ang kaletal itong Philippine Air Force. Nung start pa lamang, nandoon pa lamang kami sa May Patron. Kami pa lamang ang unit nung doon. Kami pa lang, doon pa lang sa likod dyan. Ano? May dalawang building dyan eh. Ang tawag na namin is Alpha and Bravo Building. Wala pang number pa lang. Doon ko na-realize na kung wala pala itong FA-50 natin, marami ang magkasakripisyo, marami ang mamamatay. But dahil doon, nagawa nila yan. Doon kami sa may area ng Dansalan College. Yung Dansalan College kasi, ang katabi niyan, Ninoy Aquino College. Ibang unit ang nado doon sa may Dansalan. And then, along the way, during sa pag-liberate doon, natawag kami, kami naman ang kukuha ng Ninoy Aquino College. Nag-attempt ako noon. Grabe ang bagbagan dyan. Grabe talagang bakbakan dyan. Namatayan ako ng dalawa kasi hindi ko makuha yung building na yun. Ang taas kasi. Tapos, dugtong-dugtong. College ba naman? So, syempre, ang dami mga school dyan na dami mga buildings dyan. Until, nag-request ako ng FA-50 na approve. Dalawang sorties yun. Nung makuha na yung, matamaan na yung building na yon, imagine mo yung effect doon sa tropa. Pinapanood namin sa drone kung paano nag-strike talaga, sapul na sapul, yung building. The point is, ito yung epekto sa amin. Nagsisigawan ang mga tropa ko noon sa tuwa nila. Kasi nahihirapan kami kuhanin yun, pero nung tawagin namin yung FA-50, sandali lamang yan, nung madinig lamang namin na, nadya-dya na. Madidinig mo sa ere, tumutunog na yan, grabe ang pag-boost sa moral ng tropa. Kasi mahirap talaga sa ground, mahirap talaga yung mga soldiers. Tinawag namin ang FA-50, dalawang sorties lang. Pagpasok namin, kuha na namin agad ang building. Kaya every time makakapasok kami, may marirecover kami ng mga videos nila, makikita namin eh kung paano ang nangyayari sa kanila. Nakita namin kung paano nila kinuhukay-hukay yung mga rebels dyan, kinukuha yung mga kasamahan nila. Wala, hiwa-hiwalay talaga ang katawan. Nung nadoon kami sa may Barangay Marinoot, nung final push na namin, unmarked building kasi yun eh, ganun pa rin. Kasi final push na yan, ayaw na talaga nilang umalis dyan, nagpapakamatay na talaga sila. Kung nagpapakamatay sila, bakit namin isusugal ang buhay din ng tropa namin ng 1:1? No, we will call in the Air Force. Kasi alam namin, matibay talaga yung kanilang position doon. Buhos talaga. Hindi makaya basta ng tanke, hindi makaya talaga ng mga individual namin, mga firearms. Tawagan namin ang Air Force. Buti na lamang, pag nag-request kami sana, na-approve agad ang taas, kaya pag dumating na naman yan, panalo na naman. Imagine, kung wala halimbawa yung Philippine Air Force. Hindi ko alam, baka siguro times 2 or times 3 pa yung tagal ng laban sa ground. Makukuha yan eventually. Pero napabilis yan. Napabilis yan dahil dun sa epekto, dahil dun sa naibigay na tulong sa amin ng Philippine Air Force. Lalo na ng FA-50. Nagamit din namin ang chatter noon, nagamit din namin yung iba pa mga air assets nila. And I would say, game changer. Kung wala yon, na iba siguro ang nangyari. Nakuha rin siguro, na-liberate natin ng Marawi, but siguro with a higher human cost siguro. Baka siguro mas marami pa tayong casualties and mas matagal pa siguro yan. Sa Air Force, thank you. Isa ako doon sa battalion commander na tulungan ninyo. Isa ako at in behalf sa mga tropa, nagpapasalamat kami sa inyo.